Then ito, kakabit natin dito mismo sa gamit ko na camera. Yan. So, ito ang ikakabit natin dito sa out. Kunin mo yung ano, yung headset. Then ikakabit natin dito sa 3.5 jack dito sa ating device. Itong ginagamit natin. So, dito 'yon. Yan. Yan. Tapos tingnan natin yung ano, yung signal niya, naka-blue. So automatic ano na siya, connected na siya. Then para marinig ng kasama ko kung gumagana yung mic ay ito nakikita natin may ano yan, headset. Yan. So ilalagay natin yung headset. Ito. Itong headset. Yan. Then okay. So ilalagay na niya sa ear niya. Kasi susubukan natin yung range niya kung gaano ba kalayo. Makikita naman natin maluwag dito, kaya magagawa natin na subukin ang capacity niya in terms of ano, range. So yan, ito yung kasama ko. Yung kamay mo, ganun mo. Ganun mo dito. Pagka okay pa, so ganyan yung sign mo, ha. Pag hindi na okay, ganyan. Yan, ha. Okay. Magandang araw po, mga ka-Spider Max. Bilang isang vlogger ay kailangan natin ng mga kagamitan para maging or mapadali ang ating pag-vlog. So pasensya na kayo yung boses ko kasi pag-upagasi ako ngayon dahil nila ng ano, nakalipas ng mga concert. Siyempre, dala ng kabago-bagong panahon, lalo na biglang init from Agaton, tapos biglang ano, antindi ng sikat ng araw. So ganun po. So ngayon, dalawang klase para hindi sila walang sumamaano. Meron ako sa Lazada at meron sa Shopee. Ayan. So ano ba ang mga tools nito na sinasabi ko? Ito ang tripod para sa camera, at ito naman ay wireless na mic. So since may wireless mic ako, kailangan ko ng malayong shot, kailangan ko rin ng tripod. Yan. So since one man vlogger lang ako, kaya kailangan ito. Okay. So unahin natin itong mic. Tignan natin kung legit ba ang dumating na quarter cock. Tignan natin. Oh, yan, naka bubble wrap. Ganda na ganda yung packaging. Guys, yun po. Ayan. Ayan. China made. Ang unit na ito is Shure U1. Ayan. Tingnan natin sa ano. Bago pa siya para na home. Para safe talaga yung unit ito. Ito yung manual. Ang dito may dalawa. Ito yung receiver. Ayan. Ito yung naka-connect sa device. Ito naman yung transmitter. Ito yung ating lapel. So, dito ay meron tayong ito yung mic nyo. Dito yung kakabit. Ito yung tawag dito.
cut. At ito naman yung mga wire niya. Ito yung connect sa mobile phone. Pag-connect sa mobile phone from ano receiver. Sa receiver. So mamaya ay papakita natin paano gamitin. Then ito naman yung para sa DSLR na camera. So mamaya ay susubukan natin kung gumagana ba itong wireless na microphone. So mamaya tingnan natin. So, ito naman ay ang tripod na kakadating lang din. Buksan natin. Kailangan natin ang gunting. Yan si Kaka. Bumuka-buka ka. Ingat lang tayo baka magunting yung laman loob. So itong balot na ito, bubble wrap siya. Medyo mabigat kasi may nabili ako noon na tripod. Magaan. Kaya pagka ano, konting hangin na tutumba. At saka mababa lang. Hindi niya kaya yung, hello, may remote to. May kasama siyang remote. T-666 Naku. Camera Camcorder Tripod. Ay, China pa rin yung kaibigan natin. Saan natin? Wow, may iba. Ito nga pala, 770 lahat at pinayaran ko. Pero nasa 600 plus lang ito. Tama yung shipping fee. Yan. Yung ano niya. Mount. Ano na ba? So, wow! Pang ano eh. Mga billiard ano. Sana natin. Maganda kasi may bug. So, go bug. Para hindi bug. Okay, we got example. Punta. Outdoor na outdoor ang peg. Ano? Wow! So, legit. Sana natin. Itong ano na to, ito, ayan. Yan yung ano, adjustable sa pagpataas at pagpababa. Ayan. So, yan ang sagat niya. So, ang height nito is almost 5 feet. Na nasa exactly 4 feet na siya. 4 feet and 8 feet. So, ang paglock niyan, para hindi siya uga-uga, hindi rin siya gagalaw. Siya, hindi na siya uga-uga at hindi rin siya mag
magagalaw. Hindi na matataas yung mukha. So, unlock. Then, piit ito. Diba? Napakagandang design. And then, ito naman, para magalaw natin ito. Ito dito. Yan. So, maikot natin. Tapos, para maihangat yung camera, pilitan natin ito. Yan, hangat. Baba. Yan lang. So, ang lock dito, pagka stable natin, para hindi siya umikot-ikot, you know. So, ito yung lock. So, hindi na siya maikot. Then, ito naman, pagka natin yung staple na siya, hindi siya gagalaw. So, pihit lang itong kanin siya. Pwede. Yan. Ito, yung mount natin para sa mobile phone. So, mobile phone tayo. Ito yung design. Para may pasok ito. Unlock. Yan nga. Pasok. Okay. So, ganun lang. Mamaya ay susubukan natin kung ano yung itsura niya. Talagang may nakakabit na. Pati yung microphone na wireless. So, ito, para sa mga mobile phone, chargeable to eh. Ano? Type B. Micro. I-on natin, baka may free charge siya. Ah, meron nga. Ayan. Co-connect lang natin to sa Bluetooth. Nagbi-blink siya, so sasagap siya ng signal ng Bluetooth. Ngayon, pag umilaw na siya na steady na, ibig sabihin, connected na siya. So, ito naman, yung mount natin sa mobile phone. Ganito lang yung ano nito, pagkabit. Then, may napansin ako dito, dalawa yung pamamaraan. Paano siya ikabit? Meron dito, at meron dito. So, ito yung gagamitin na, kabit na natin. Mamaya ay susubukan natin sa labas. Tingnan natin kung ano yung advantage niya. So ayan guys, nandito na tayo sa area kung saan ay pwede na natin masubukan itong sinasabi ko na wireless na microphone. So kanina hindi ko pala nabanggit itong cord na ito. Ito yung pag-charge sa mga ano, kasi rechargeable ito. Ito. Yan. So, isang USB pero dalawa ang kanyang input ba o output para dito sa kanila. So, isang saksakan lang. So, ngayon ay fully charged siya. Then susubukan na natin. Paano ito gagawin? Ito lang. So, ito hindi na natin kailangan dahil sa ano ito, sa DSLR. So, lagay muna natin. Hawakan mo. Yan. So, may kasama pala ako dito na jowa. So,
Ito yung ano natin. Ito yung receiver at ito yung transmitter. So, ito yung sa akin, ito yung sa device diyan. So, try natin. Subukan natin. Paano ba ito ipasok? Ang hirap ipasok. Kagabi nakapasok ako eh. Shoot na shoot yun eh. Kagabi. Shoot na shoot yun. Kagabi. So ayan. Okay na. So kailangan lang natin i-on. Yan, naka-on na. Then ito, ikakabit natin dito mismo sa gamit ko na camera. Yan. So, ito ang ikakabit natin dito sa out. Kunin mo yung ano, yung headset. Then ikakabit natin dito sa 3.5 jack dito sa ating device. Itong ginagamit natin. So dito 'yon. Yan. Yan. Tapos tingnan natin yung ano, yung signal niya, naka-blue. So automatic ano na siya, connected na siya. Then para marinig ng kasama ko kung gumagana yung mic ay ito nakikita natin may ano yan, headset yan. So ilalagay natin yung headset, ito itong headset yan. Then okay, so ilalagay na niya sa ear niya yan. Waka mo yan. So ngayon ay instruction natin sa ating kasama ay magganon siya kung naririnig pa. Kasi susubukan natin yung range niya kung gaano ba kalayo. Makikita naman natin maluwag dito, kaya magagawa natin na subukin ang capacity niya in terms of ano range. So yan. Ito yung kasama ko. Kamay mo, iganon mo. Ganon mo dito. Pagka okay pa, so ganyan yung sign mo ha. Pag hindi na okay, ganyan. Yan ha. Okay. So ayan. Subukan natin. Aatras ako para marinig. So yan, naririnig mo? Okay. Ayan. Okay pa? Ayan, okay ba? Okay. Okay. Ayan, naririnig pa. Andito. Rinig na rinig pa, oh. Medyo malayo na ako nyan. Ayan. Okay. Okay, rinig na rinig pa. So guys, legit ito. Ito, okay ba? Naririnig pa. Ayan, klaro pa, oh. So abot na tayo dito sa MacArthur Park, sa monument ni MacArthur. Okay pa? Rinig pa? Wow, tindi. Yan, naririnig pa? O, depende ito sa area kung walang interference. Ayan, rinig pa? Okay. Ito. Yan, okay. Wow, rinig pa o. Mga ilang metro na kaya ito? Kasi ang sabi sa description is 40 meters. So, hindi naman tayo ano, survey sa mga nagsusurvey ng lupa, so hindi ko matansya. Siguro mga nasa ano pa lang ito, 30 meters mahigit, o malapit na sa 40. Rinig pa ba? Okay pa. Subukan natin na dito baba tayo. Okay pa dito. Yan, okay pa. Alright. So okay na yun, sapat na sa akin yung ganun. Hindi ko naman kakailanganin na lumayo pa. Hindi ko na makikita yung device. So yan guys, talagang effective talaga. I mean, ox na ox talaga, panalo. Panalo itong aking nabili. Sulit, worth it. Ang ano lang naman to, 1,800. Kahit pa paano ay malaki ang ano, advantage pagka ganitong ano. So yan. At dito naman
sa ating tripod. So dito sa ating tripod ay ito yung sinasabi ko na tripod at talagang ox na ox din dahil hindi siya kabigatan. Oh, hindi rin siya sobrang magaan. At ganyan ay malaki yung ano niya, yung angat niya dito sa lupa. So aabot siya ng mga almost 5 feet. Kung isasagad natin ay 5 feet na ito. Oh, mahigit 5 feet singtangkad sa akin. Yan. FYI. Ano ako? 5'2". So 5'2 ako. So yan. Ay sapat na sa akin yan. Ganyan, hindi ko na kailangan ng mataas. Kasi meron naman akong ano drone para sa mga mataas na ka. So yan. So sulit na sulit, guys. At maraming salamat pala sa inyo, lalo na sa mga subscriber na patuloy na tumatangkilik sa channel na ito. So kung bago ka lang sa channel na ito ay huwag kalimutan na mag-subscribe i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong vlog at mga video. At please like na rin po and comment na lang sa comment section kung ano yung mga possible na ano nyo, comment. At shoutout nga pala sa lahat ng mga Maxim Rider at sa Peace Rider Club. Then shoutout sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli kong vlog. At abangan nyo po nga pala since ayan, oh, summer na yung outfit ko. Kasi meron akong iba-vlog na kilala dito sa Leyte, ang Cuatro Islas. Yan. So summer na, so kailangan na natin mag-enjoy. Oh, maganda yung ano ngayon dahil maaraw na, mainit na. Yan. So kailangan na natin mag-relax. So maraming salamat po at bye-bye.